Kanina pa lang po sa ating praise, talagang mainit na, naiinitan ako kanina. At hanggang sa worship, hanggang sa ngayon, salamat sa Panginoon. Salamat. Kasama natin po siya ngayon. Amen. Amen. Tayo'y magalak. Yes. Sa Panginoon. Huwag tayong tayo ay pupunta sa mensahe ng Panginoon. Nais ko muna magpasalamat sa Diyos sa araw na ito na ibinigay niya sa atin. At salamat sa buhay at kalakasan. Bagaman yung iba nating mga kasama ay wala, pero salamat at narito pa rin tayo ay tayo na puso sa Panginoon. At ang talata po at ang mensahe po natin ngayong umaga ay matatagpuan natin sa Lamentation. Ito yung panaghoy sa Tagalog. In English, is lamentation. Lamentation. Tayo po muna lahat ay tumayo at basahin natin ang Lamentation chapter 3 verse 23 hanggang 38. Ang Biblia ko po ay Tagalog. Kaya kung may English man kayo ay inyo nang subaybayan. Babasahin ko po ito, diretso. At yung wala pong Bible ay pakinggan nyo na lang. Pakinggan nyo at isa puso. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Okay. Sabi sa Panaghoy chapter 3, verse 22 hanggang 33, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, nagila ang tapatan, si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nagtitiwala sa kanya. Pinakamabuting magagawa ng tao ay buong tiyagang maghintay sa pagliligtas ni Yahweh. Amen. At mabuti sa isang tao na siya'y matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Kung siya'y palasapin ng kahirapan, manahimik siyang magtiis at maghintay. Siya'y nagpapakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawala ng pag-asa. Tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak na kanyang daranasin. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itinatakwil habang panahon. Ngunit bagaman siya'y nagpaparusa, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ay kinatutuwang tayo sa sa umaga po ito. Salamat sa salita na pag-aaralan po namin ngayon. Naway manguna ka po sa amin sa pamamagitan ko po, Panginoon. Lord, hinihiling po namin ang inyong banal na Espiritu na magsalita sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, na sa ito, Panginoon, na favorite ko kasi. Yeah. Sabi niya, basahin ko muna ito. Ito yung A City of Ruins.
ito yung Jerusalem. Si Jeremiah ay talaga siya ay nakabahag at talagang nalungkot dahil sa nangyari sa Jerusalem. Ang pagbagsak ng Jerusalem. Sabi to, there was nothing to do but pray. Okay, basahin ko po. Lamentation is poetry is one poem per chapter. Ito po'y limang chapter lamang. Its main purpose is not to describe events nor to teach lessons, though it does both. Its intent is to express grief, to pour out before God the horror and bitterness of what has happened to Jerusalem. Lamentations offers five poems written from a day's grief of worthy of Hiroshima. Ano po yung Hiroshima? Hiroshima, Japan. Yeah. A whole city has been destroyed during the Babylonians' invasion. Everyone suffered in the destruction of Jerusalem, rich and poor, young and old, male and female. Lamentations grieves for them Japan, when the power of the atom came tragedy. Bagaman merong nabuhay, pero merong yun pa rin ay nakadikit na sa kanila na yung pagsabog ng bomba sa kanilang nung World War II nangyari. Si Jeremiah ay sabi doon, he was persecuted by enemies, thrown in a well, dragged captive, and jailed. Hindi lang siya isang propeta, hindi lang siya pinahirapan. Siya pa ay itinapon sa balon, tapos ikinulong pa siya. Kung titingnan natin nung mga unang panahon, at sa nangyayari din sa kasalukuyan, ito ay shadows lamang ng unang panahon na nangyayari ngayon. Sabi nga ni mga ngaral, ni Solomon, ang lahat ng bagay ay paulit-ulit lamang. Kaya kung ano yung nangyari noon, nauulit din siya sa ngayon. Amen. Alam natin na ang Jerusalem ay pinili, isang bayan na pinili talaga ng Diyos. At ito yung isang bansa na pinili ng Diyos na kanyang tinataka para sa kanyang anak. Pero nung ginawa ng mga sumakop sa kanya, hindi lang nila sinakop ang Jerusalem, kundi dinestroy pa nila lahat yung templo na ipinagawa ni Haring Solomon ay inasak din nila. Walang natira isa man. Sabi nga doon, sabi nga nitong ni Panaghoy, kung mas mabuti pang mamatay ka ng biglaan na binaril ka kaysa utay-utay ka na pahihirapan sa nang gutom, magkakasakit ka, magugutom
ka, maaawa ka dun sa mga taong nakikita mo. Mas mabuti pa daw na mangyari na minsanan ka nang namatay kaysa doon sa nakita mo na unti-unting natitira ang mga kasamahan. At meron po akong, ang title po natin ay The Hope of Love. Meron tayong pag-asa. May forever. May pag-asa ako. May pag-asa. May forever na sa amin, Eva. Yan. Kunutin mo ngayon. Yung word na hope ay kinuhanan ko po siya ng apat na ilagyan ko yung abbreviation niya ng H-O-P-E. Yung H niya ay help in times of needs or in times of trouble. Sabi doon, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan, si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Pagkaman nakita ni Propeta Jeremias na ang Jerusalem, ang mga Israelita ay pinahirapan at sinakop ng mga Babylonians regime. Ano ba yun? Yan. Pero nandun pa rin yung nakita pa rin niya na hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan. Amen. Hindi nagbabago tulad ng mukhang buwan-buwan. Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Hindi pa rin nawawala yung kanyang pagtitiwala kay Yahweh kahit na sila ay nakaranas ng trouble sa kanilang kapanahunan. Subalit napakabuti ni Yahweh. At makikita rin natin sa Nahum chapter 1 verse 7, napakabuti ni Yahweh. Siya ay kalungan sa panahon ng kagipitan. Tinatangkilik niya ang mga napapaungol sa kanya. Amen. Kasi kung minsan kapag ang isang tao ay walang at kapag siya ay mayroong problema, sinisisi pa ang Diyos. Lagi ko itong nababanggit dahil yung kapitbahay namin, dumaan ang bagyo. Pero yung asawa niya dati, nananambahan, dumaan ang bagyo. Ngayon, ang kanilang bubong, lumipad ang bubong. Oo, tapos kinabukasan, hupa na ang bagyo. Sinisi niya ang Diyos. Nandun siya sa bubong. Nakaakyat siya. Sabi niya, nasan ang Diyos? Bakit kami ginanito? Nakatingin pa dun sa, kasi katapatan lang ng bahay namin, nakatingin dun sa amin, kasi yung bahay namin, katabi nun yung church, na inaanuhan ng asawa niya, inaatinan din. Sabi niya, bakit talagang ginagawa natin sa nasan ang Diyos? Bakit kami pinabayaan? Nagsisigaw na siya dun na parang lasing, ay agang-aga, alas 8 ng umaga. Sabi ko, isip-isip ko lang, kawawa naman itong tao na ito. Eh, paano kaya kung nandun siya sa bubong na yun na kinuha ng Panginoon yung buhay niya? Hindi niya alam na bagaman, hindi niya alam ang katotohanan. Subalit, sa kabila nung sinisisi pa rin niya ang Diyos, ano bang karapatan niya para sisihin ang Diyos? Meron ba tayong karapatan na sisihin ng Diyos sa nangyayari sa buhay natin? Wala. Wala. Sisihin mo sa oo, sisihin mo sarili mo. Tama. Science lang yon para mas maging makapit siya. Wala tayong karapatan na sisihin natin ang Diyos. Tulad ni Propeta Jeremias, wala siyang karapatan bagkos ay nakita niya na ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan ay hindi nagbabago tulad ng mga buwan. Amen. Nawa sa ating ding mga Kristiyano, ayun din yung ating maging panuntunan sa buhay. Kahit na tayo tumaranas ng mga pagsubok sa buhay natin, huwag nating i-chapwer at huwag nating sisihin ang Diyos. Sino tayo sa kanyang harapan, ha? Okay. Pero sa kabila nun, makikita pa rin natin yung God's protection. Amen. The goodness of God sa buhay. At kung babasahin natin ang Biblia, makikita pa rin natin yung
habang binabasa ko itong Biblia, kahit na ito'y paulit-ulit kong basahin, nakikita ko pa rin yung aking kaliitan, nakikita ko pa rin yung aking karumihan. Kasi kung ikukumpara ko ang sarili ko sa mundo na ginawa ng Diyos, ay sino ako? Wala. Sino ako? Subalit salamat sa Panginoon dahil ako isang anak niya. Yun ang aking privilege. Tayong lahat ay anak niya. At siguraduhin lang natin yun, ha? Tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay. Sabi din sa Habakkuk chapter 3 verses 8 and 19, mananalig pa rin ako kay Yahweh, ako'y magagalak dahil sa Diyos ang aking kaligtasan. Ang Diyos na si Yahweh ay aking lakas. Amen. Siya din, prayer din ni Habakkuk yun, kasi nakita rin niya ang bayan. Panginoon, ang daming problema. Subalit sa kabila noon, ito pa rin yung kanyang panalangin, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Hindi pa rin nagkaiba dun kay Jeremias. At katulad ni Jeremias, hindi pa rin siya nagkaiba katulad ni Job na matindi rin ang sinabi sa kanyang buhay. Hindi lang nawala ang kanyang mga anak, mga ari-arian, at ang pinakamatindi pa dun ay yung asawa niya mismo ang nagsabi sa kanya na itakwil mo na yung Diyos mo. Pero hindi ganun ang ginawa ni Job. Siya ay patuloy pa rin nanalig sa Panginoon, sa Diyos, at sa kabila noon, ang lahat ay binalik sa kanya. Yes. Diba sa ating buhay, pananampalataya, ay ganun din po tayo. Huwag natin hayaan na tayo sa maiksing panahon, ay i-ignore natin ang Panginoon. Hindi yung tama. Don't lose your hope. Put our trust to Him at maaasahan natin ang Kanyang pangako. Sabi dun sa Micah chapter 7 verse 7, ngunit sa ganang akin, kay Yahweh lang ako mananalig, hihintayin ko ang Diyos na magliligtas sa akin. Ako'y nagnatili. Amen. Ito yung mga tao na nakaranas talaga ng paghihirap. Pero sa kabila pa rin nun, sila'y may pag-asa pa rin ang Diyos sa magliligtas. Amen. Sige po, ikalawa, ay letter O, overcome your doubt. Bagaman minsan nakakaisip tayo, ito na ba talaga? Ano ba talaga? Paano ko ba malalaman na ito'y kalooban ng Panginoon? Eh kapatid, marami nang nagpapaalala sa iyo na yan ay hindi kalooban ng Panginoon sa iyo, eh, susundin mo pa ba? Sabi nga dun sa example dito sa Romans chapter, saan ba chapter yun? Huwag, sa pag-aasawa, huwag kang makikipamatok sa di mo ka pananampalataya. Aray ko! huwag kang makipamatok sa di mo ka pananampalataya. Tuwing yun ay noon, tuwing kaya siguro umidad na rin ako ng ganito naman. Kasi nga ang kalimitang naliligaw sa akin ay hindi Kristiyano, pero marami ring mga Kristiyano. May mga Kristiyano naman, pero wala dun sa katangian nila yung gusto ko. It's your choice. Problema din. Pagdating sa pagiging Kristiyano, wala sa kanila yung katangian na gusto ko. Ay bakit ba ang taas ang standard ko pagdating doon sa ano? Doon sa mga hindi Kristiyano, nandun naman yung katangian na gusto ko. Ay pagdating dito sa Romans, huwag kang magipamatok sa di mo ka pananampalataya, di wala din. Hanggang sa ngayon. Don't lose your hope. Panginoon, hindi rin nagmamaliw ang aking pag-ibig sa kanya at ang kanyang malangkupas na kahabagan, bumabalik pa rin. Si Liba si siguro tawag sa iyo. Makikita naman natin yan sa 25 to 27. Si Yahweh, mabuti sa mga nagtitiwala sa kanya
pinakamabuting magagawa ng tao ay buong tiyagang maghintay sa pagliligtas ni Yahweh at mabuti sa isang tao na siya ay matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Bata pa rin. Pagpaghihintay pa rin. Hanggat may buhay, may pag-asa. Kasi yung ano na yun, yun po talaga yung naging ano ko, na huwag kang magipamatok sa dimo ka pananampalataya. Totoo naman yun. Totoo yun, kasi biblical. Kasi kung ang pananampalataya niya ay iba sa pananampalataya mo, pag nagsama kayo, magkaintindihan kaya kayo niyan, magsasama kaya kayo niya sa isang church, o kayo, si lalaki punta din eh, ikaw punta din eh. Hindi talaga kayo magsasama sa isang ano. Kaya sabi sa Proverbs 16:3, itiwala mo kay Yahweh ang iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat. Amen. Amen. Dati ako pag tumatayo ako sa unahan, ang putla ko, hindi ako ma wala, mahina ng aking loob. Yeah. In every situation, there is a hope. Habang may buhay, may pag-asa. Habang buhay, may pag-asa. Yung ating pong verse sa Ezekiel 7, sa Isaiah chapter 41, verse 10. 40 verse 31. 40 verse 31. Oh. Okay. Dito sa Isaiah chapter 41 verse 10, ako'y sasa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba, kanino man, palalakasin kita at tutulungan, iingatan natin. Amen. Sa daming pangako sa atin ng Panginoon, tayo pa ba ay mag-aalinlangan pa ba tayo? Tayo pa ba ay magkakaroon ng pagtatanong sa Panginoon? Maaring mangyayari ito kung hindi tayo magbabasa ng Biblia. Kasi ang ugat langin nito ay dapat tayo magbasa ng Biblia para malaman natin at kung ano ang totoong buhay, kung ano ang totoong nilalakaran natin at kung sino ang Diyos sa buhay. Don't ignore the situation you are in. God is telling you something. Amen. Anuman sitwasyon meron tayo, ang Diyos ay patuloy na may sinasabi sa atin. Siya ay patuloy, meron siyang ibinibigay katulad nung meron tayong kasamahan dito. Sa dami na nating payo sa kanya, subalit saradong isip niya, ang hirap pa yun ng ganun. Pero salamat kay sister kanina, nagpatuto siya, sabi ko sana nandito. Kasi may focus siya na talagang maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Yes, no matter what, maglilingkod ako sa iyo. Amen. Umat na terminate siya, pero yun ang ano niya. Terminate din dati. Ganyan din ang prayer ko. Binigay naman ng Panginoon. Sa dinami-dami kong pinuntahang agency, hanggang sa ako'y umiyak lahat na iniyakan ko. Naubos ang pera ko sa kapamamasahe. Pero, dahil natakot din ako dati, natakot din ako na, Lord, gusto ko pang magtrabaho, wala man akong gagawin sa amin, ayokong magtigil doon, ayokong ganito-ganyan. Gusto ko pang magtrabaho dito sa Hong Kong. Siguro tinest din ako. Pumunta ako sa last agency, sabi nung, nasa boarding house ako, sabi nung ka-boardmate ko, ay, punta ka doon sa agency, ganito, ganyan. Nagpunta ako. That time din, pumirma yung, ano, yung employer. Nagpirmahan kami dalawa, Miyerkules yun.
pagkapirma ko, humingi na yung agency ng 2,000 kasi siya dahil pupunta ng Pilipinas at hindi niya maasikaso ay ako rin na may pauwi na ng Pilipinas. Nagbigay agad ako. Ang bilis, ano? Pagka-uwi ko ng Pilipinas, isang linggo lang tumawag yung agency. Ay, si ano, nag-back out na, binigyan kita ng panibagong amo, ganito, ganyan. Hindi ako pumayag. Sabi, no! Binigyan kita ng pera. Hindi, yung papeles mo, natapunan ng kape. Natapunan ng kape daw yung papeles ko. Sabi, hindi ko na problema yan. Basta nakaaway kami sa telepono. Hindi ko na problema yan. Subalit, hindi pala yun. Naloko rin ako, 2,000. Hanggang ngayon, hindi ko yung nakinuha. Sabi ko, bahala ka, Panginoon, sa taong yun na... na naluko sa akin. Pero nabalitaan ko na yung tao na yun ay nag-ano daw, nag-church din. Sabi ko, salamat sa Panginoon dahil siguro hindi lang ako yung kanyang niloko. Marami pa kami niloko niya. Pero kung siya nakakilala sa Panginoon, salamat naman. Dahil mapuputo yung kanyang Panginoon. Wala akong galit po sa kanya pagkaman ganun ang ginawa niya. Hindi ako nagalit. Ang kanyang agency, malapit lang din dun sa aking lugar, magkalugar ng kami, pero hindi ko siya sa akin. Diyos ko. Kasi ang matindi ang bunganga nun. Sabi ng kapatid ko, yung huwag awayin ka lang. Hindi na. Pero pinuntahan ko siya once. Lagi siyang pala. Yeah, sabi ko sa Panginoon, okay. Don't give up. Yan. Yung sabi doon, don't ignore the situation you are in. Sabi doon, problems, yung problema natin sa family, sa ating mga katrabaho, sa ating mga sisters, sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak. Yan ay napakasimpleng pagsubok lang sa buhay natin kung may problema. Dahil ang lahat naman yan ay pagtatagumpay at malalagpasan din natin sa buhay. Sabi nga dun sa Isaiah 40 verse 31. Yan. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sila. Siya'y matutulad sa isang agila na laging lumilipad na lumilipad ngunit di magnapapagod. Kaya kahit anuman yung nililiparan natin ngayon, huwag tayong mapagod. Lagi tayong sumunod sa Panginoon. Amen. Ikatlo, prayer. Nasa P. Prayer of devotion to God. 28-30. Kung siya'y pala sa pinangkahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. Siya'y magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawala ng pag-asa. Tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak na kanyang daranasin. Tanggapin natin kasi bakit? Kasalanan din natin. Kung hindi man natin kasalanan ng ngayon, kasalanan ng ating mga ninuno noon, kung tayo'y nagdaranas ngayon dahil nila, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil tayo'y buhay. Amen. Magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil tayo ay anak niya. Pinaaawa nga doon sa iba na akala nila ang buhay ay ganun-ganun na lang. Basta-basta na lang. Na kapag namatay, wala na. Pero hindi ba yun? Yun ang pasimula ng buhay. Amen. Kasi, bagaman ang grupo natin ay maliit, pero ito'y malamit. Ay, manalangin muna tayo.
Sabi sa Proverbs 23:23, hanapin mo ang katotohanan, kaalaman at unawa, pahalagahan mo ang mga ito at huwag hanapin. Amen. Ito ay yung katotohanan sa Diyos, kaalaman at unawa sa Diyos. Pahalagahan natin ito at huwag hayaang mawala. Huwag yung katotohanan sa mundong ito. Opo nga, katotohanan sa mundong ito na malaman natin na ang mundo ay mawawala, maglalaho lahat. Subalit itong katotohanan na meron na kaalaman at unawa sa Diyos, ito ang dapat natin pahalagahan. Sabi doon, magpuyat kayo at manalangin sa Matthew chapter 26 verse 41. Magpuyat kayo at manalangin. Ang Espiritu ay lagi naghanda, subalit ang laman ay malina. Paano yung devotion natin sa Panginoon na kahit ba 5 minuto ay hindi natin magawa? Na kapag pupunta na tayo sa bed, natapos na ba ang gawa ay sa buong maghapon? Ay, salamat na kapalino na rin. Pagkatapos, kukunin sa cellphone. Pindot. Hanggang sa inangkok na, hindi na nakapanalangin. Sino po sa atin ang gano'n? Ito po ang nangyari naman yan, di ba? Yes. Sa halip na manalangin ka muna, ay hindi na. Kasi kukunin mo yung cellphone mo at pipindot-pindotin mo yun doon hanggang sa wala ka ng time sa Panginoon dahil antok na antok na. Pero ang Espiritu ng Diyos ay laging handa. Lagi siyang handa na makipag-usap sa katawan ka natin. Pagsakna. Sabi kanya doon sa mga apostol, ako'y huhulihin na at lahat. Manalangin, magpuyat man lang kayo at manalangin. Hulihin na ako't lahat. Pero natutulog pa rin sila. Huwag naman na natin gawin yun. Huwag na natin tularan yung mga ganung bagay. Dahil ang pahayag ng Panginoon ay hindi naman ganun. Ini-encourage niya tayo na manalangin. Ha? Magkaroon tayo ng devotion sa Kanya. Sa pumamagitan ng panalangin. Amen. Meditate God's Word every day. Sabi nga sa Joshua chapter 1 verse 8 hanggang 9. Dilidilihin mo, basahin natin. Dilidilihin mo ang aklat na yun. Mawala na si Joshua. Sino po nakakita na sa inyo kay Joshua? Ang lumihi sa daan ng kaalaman ay hahantong sa
kamatayan. Kaya kung tayo ay lilihi sa kalaman ng katuwiran, ay tayo hahandog sa kamatayan. Kung alam natin na tayo ay nasa tamang daan na ng katotohanan, magpatuloy lang tayo dyan. Huwag tayong lumihi sa kaliwa o kanan. Diretso lang tayo. Amen. At ang huli ay letter E, everlasting love. Amen. Sa 31 to 33. Sabi doon sa Proverbs 31:32, mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Ngunit bagaman siya'y nagpaparusa, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya itinatutuwan tayo sa kanyang pag-ibig. Mahabagin si Yahweh, ramdamin mo ba yun? Amen! Para sabi niyo nga sa inyong katabi, mahabagin si Yahweh. Mahabagin si Yahweh. Handa ka na ba? Amen. Handa ka na ba? Amen. Amen.
dalangin po namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, bagaman meron kami ay malayo sa aming pamilya. Subalit naroon, Panginoon, ang inyong protection, naroon ang inyong gabay, naroon ang inyong pag-ibig, nakasakasama po namin. Amen. Lord, sa araw pong ito ay pinagkakatiwala po namin, ano man ang narinig, Panginoon, namin ngayon, ano man ang encouragement na narinig po namin sa araw na ito, Lord, naway patuloy niyo po kami bigyan ng karunungan at kaalaman upang patuloy ka namin maunawaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Samahan mo po kami, Panginoon, at ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na mag-usap sa puso namin, Panginoon.